Hi guys, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Okay, tech unboxing tayo ulit guys. Galing ulit kay Boya. So binigyan nila tayo ng malaking discount para makuha natin itong... Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to... Boom arm ng microphone natin. Kung naalala nyo, ni-review natin yung Boya PM700 before. Ngayon naman, since gusto natin na parang naka-boom arm yung mic natin, parang nakaganon siya sa overhead natin, parang hindi natin siya hawak-hawa or hindi siya nasa harapan natin tulad ng nangyayari ngayon, binigyan tayo ng malaking voucher ni Boya para ma-review natin yung product. So malaki kasi yung box niya guys, ganito kalaki yan, pero ito siya. Yan yung Boya Boom Arm. So malaki guys yung kanyang box. Papakita ko na lang sa inyo guys kung paano siya ikakabit sa mesa natin. And then diretso na sa ating mic arm tulad nito. Okay guys, buksan na natin siya. Pagbukas mo ng box, nandito na kagad yung ating boom arm. Ayan. So nakabalot naman siya sa foam, kaya hindi naman siya mapipipit during sa biyahe. Alam mo si Boya guys, hindi pa tayo pinapahamak nito sa mga gadgets na gamit natin. Sa mga mic, wireless mic natin, mic condenser natin, and then itong boom arm natin. Aluminum alloy yung gamit sa kanya na material. Kaya alam mong heavy duty dahil mukhang matibay siya. Pag ginawa ka no, matibay talaga siya, pero hindi siya ganun kabigata. Kasi ang tendency kasi pag mabigat yung boom arm mo, pag nilagay mo na yung mic, babagsak yung mic dahil mabigat na mismo yung pinangahawakan. So ito siya guys, tingnan nyo. Yan, yun yung materials niya. And then dito natin ilalagay yung microphone, may threading siya. Diretso siya sa likod ng ating wireless microphone. So ito yung pinaka-stand niya, ilalagay natin siya sa mesa. So mamaya papakita natin kung paano natin ilalagay. And then ito namang sa likod, dito mo ilalagay yung mga yung cable na microphone mo para tago siya, hindi siya kita o hindi siya exposed sa mesa mo. So tara, ilagay na natin ito. And then guys, ito yung pinaka-clamp niya nilalagay sa mesa. Heavy duty siya, hindi siya basta-bastang aalog pag nilagay mo yung pinaka-boom arm dito at saka yung microphone. Usually kasi, ang sakit ng mga boom arm o yung mga mic boom arm, ito yung unang bumibigay kasi 80% or 70% ng material nito is made out of plastic. Doon sa ibang mga brands na nagbebenta ng ganito. Pero kay Boya, aluminum alloy yung kanyang material. Tingnan nyo guys. Diba? Sobrang kinis and pulido ng pagkakagawa. Umpisa natin ikabit to, and then yung boom arm. Okay, so nakabit na natin yung Boya boom arm natin, and tinatry na natin iswivel ng nakakabit yung mic condenser natin, which is yung PM700. So far, so good. Kaya ng mic arm natin yung weight ng mic condenser natin. And as you can see here, yung mga knobs na yan, yun yung pang-adjust. Hindi spring yung pang-adjust sa kanya, katulad ng mga regular na mga boom arm. And then ito naman yung cable management ng ating mic arm. Nakita nyo, nakatago siya. Hindi siya naka-expose para maiwasan din yung mahatak mo siya or accidentally bigla mong mabunot. So safe yung wire ng ating mic. Okay guys, so ngayon naka-setup na yung Boya boom arm natin and then yung microphone natin. So ngayon may option na tayo kung gusto natin mas malapit tulad ng ganitong boses na malapit sa mic or yung normal boses lang natin pag magre-record tayo. And then at the same time, na-adjust natin to. May mga lock siya dito kung anong gusto mong setting niya. Gusto mo ng pataas and then pababang ganun. Para overhead yung mic mo, pwede din naman. Ako, mas preferred ko yung ganito kasi mas na-adjust ko yung volume niya and then kung anong setting ng microphone yung gagamitin natin. Kasi andito yung setting sa likod. No? So, para sa akin, matibay siya. Hindi siya katulad ng ordinary boom arm na nakikita mo sa market. Kasi nakikita mo sa market na boom arm, una-una exposed yung kanyang wirings. And then, hindi ganito kaganda yung materials na ginagamit niya. So, perfect Boya yung nagawa mong boom arm para sa ating PM700. Okay, so guys, dyan na nagtatapos ang ating tech unboxing. So, ililink ko yung product na to sa description page natin para kung gusto nyo mag-order, i-click nyo lang yung link sa description box sa baba. So guys, thank you for watching and see you on the next vlog.